Isa lang ako sa mga nawalan ng trabaho. Isa lang din ako sa mga nag-aasam ng maayos na sahod. Isa lang ako sa mga nahihirapang sumabay sa klase dahil sa kawalan ng makabagong gamit sa eskwela. Isa lang ako sa mga frontliner na lumalaban para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero siya na ang magbibigay kinabukasan sa mga empleyado. Siya na ang magbibigay ng lakas at maayos na benepisyo. Siya na ang patunay sa siguradong kalusugan mo. Siya na ang tutulong sa kinabukasan ng edukasyon mo. Isa lang din ako sa mga nagnanais na maglingkod, pero dobli kumayod at hindi napapagod. Siya na, Sharif Ibrahim Albani. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa Elizalde Broadcasting mula sa Calacang, Maynila at sa ating pong programang EB Talakayan with Miss Rex Manuel at ang inyong lingkod, Mel Elizalde. Sa ating pong araw ngayon ay ito, si Miss Manuel muna ay babati sa inyo. Magandang umaga po ulit and syempre po, worldwide, I would say good day and we have a good news to you, to bring you today. Mm-hmm. Kasi ngayon being Tuesday, meron tayong special guest, yeah, diba, Miss Mel? Mm-hmm. Oo. Matagal ko na kasing binibida sa'yo at pinagmamalaking iimbitahin. Pero kahit papano, even through Zoom, uh-huh, na-invite natin finally today. Okay. Oo. So introduce mo na si Sir. So anyway po, ito pong taong to pinag-usapan namin ni Miss Mel Elizalde dahil di ba nung pinanood natin yung debate, yes, doon sa Okada and of course one of our sponsors ay nandoon at nakasama at ang alam ko sumaludo rin yung ating kaibigang si Albani dito dahil pinagmamalaki ko po, huli ko siyang nakasama, siya po ay Secretary ng Agrarian Reform, Department of Agrarian Reform, DAR. So ang alam ko marami pong natutulungan yung mga magsasaka na walang sariling lupa na sinasaka. Yun ang ginagawa ng agrarian. So, without further ado, tita, Ikaw na mag-introduce. Sige po. Mga kaibigan, tumatakbo pong senador sa halalang ito ng Mayo 2022. Walang iba, basta Department Secretary John Castriciones. Hello. Sir. Hello, Ma'am po. Rex and Ma'am Mel. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre, magandang umaga po sa mga libo-libo niyong tagapakinig. Salamat po sa inyong pagbibigay ng imbitasyon sa akin. Thank you. You're welcome po. We are welcome, Sir John Castriciones. Yes. So, actually po, matagal na namin kayong pinag-uusapan ni Miss Mel Elizalde kahit nung hindi pa kayo nag-guest kasi I'm mentioning that may ilan-ilan sa kumakandidato ang talagang nakadaupang palad ko na. And I'm fortunate, in fact, nung time na yon, kausap po namin former Congresswoman Mila Magsaysay dahil nagtitinginan kung paano magkakatulungan ang mga senior citizen na tita. Si John, hindi pa senior citizen to. Tandang-tanda ako nung nagbayad si Mila na sabi, yung bisita namin na iwan ng senior card. Sabi nung waiter, ano ho kayo, kilala namin yon. Hindi ho senior yon, Secretary Castriciones yon. So kilalang kilala.
So, naalala ko nung debate, hindi ba isa siya sa pagsumagot talagang walang masabi. Oo. Napanood po namin yun, sir. Yes. Pero may tanong lang sana ako kay sir. Sige. Sir John Castriones, opo. Kasi alam niyo po, I'm so happy na to meet you, although through bias one po tayo. At kami po, ay, ako po ay nagpapasalamat at pinagbigyan niyo po ang aming imbitasyon. Sir, gusto ko lamang po marinig mula sa inyo na ano po ang umpisa ng isang John Castriones? Paano po kayo nag-umpisa? Well, ma'am, ako po ay isang abogado. I am a lawyer by profession. And, you know, I was a trial practitioner, as a matter of fact. I was also a law professor and an author of law books. Oh, okay. Now, from the very start, my profession was actually geared towards the military. Nag-aral po ako sa Philippine Military Academy. Mm-hmm. At noong ako po ay naging abogado, I also took up my master's in international law in the United Kingdom. Pero noong ako po ay na-appoint ng ating pong Pangulo bilang Secretary ng Department of Agrarian Reform, it has actually changed my heart completely. Nakita ko po yung pangangailangan ng ating pong mga magsasaka. You know, 60 to 70% of our population is actually engaged in agriculture. Tama po. But the irony of it all, Ma'am Rex at Ma'am Mel, you would find out that the poor people come from the ranks of our farmers. Mm-hmm. Nakakaawa po sila. Kaya that made me decide to step down as a secretary and to pursue this career, a new career, because I'm not a politician actually. Mm-hmm. But you know, we must have to start with something in order to fight for the rights of our farmers. I would really want to help our farmers. I want a new, a revitalized and an improved agrarian reform program in order to help our farmers so that they would have a piece of land of their own and they could truly be considered as true farmers. Yan po ang gusto ko sana mangyari. At syempre, that's just one aspect of my platform, but I have other several platforms that I would fight for in the event that fate and destiny would smile at me and I become a senator of the republic. Ganun po yun, ma'am, Mel and Rex. Napakagandang adhikain po, sir. Kasi ang alam po natin, hindi naman po sa ano pa mang bagay, ang mga farmers po natin, kung ikukumpara po sa mga farmers sa other countries like America, doon po, pag sinabing farmers, eh, talagang ang kabalilang paglalarawan ay mayayaman sila. Hindi po ba, sir? Eh dito sa atin, pag sinabing farmers dito, eh ang tingin po natin mababa, di po ba? Kasi po ang alam ko, kulang po sa ayuda o ikangatulong mula sa pamahalaan. Na kayo po ngayon ay sinasabi nyo na ang inyong magandang plataforma para sa mga farmers natin ay sinasaluduhan po namin kayo at sana po ay mangyari po ang lahat ng inyong sinasabi na yan. Well, tama po kayo, ma'am. Mm-hmm. Sa katunayan po, sa abroad, mm-hmm. pag pumunta ka doon, lahat po ng first world countries, almost if not all, mm-hmm. sila po ay makapangyarihan dahil they have a very formidable and strong agricultural sector. Okay. Yan pong katotohanan. Mm-hmm. Sa Estados Unidos, pumunta ka doon, isang magsasaka, kaya niya pong bungkalin at pagyamanin ang acres and acres of land. Tama po. Sa pamamagitan po ng makinarya. Sila po yung malalaki ang lupa. Sila po yung magaganda ang bahay. Sila po yung nakakapagpadala ng kanilang anak sa malalaking universidad. Sila po yung tinatawag po natin na pundasyon ng sektor ng ekonomiya ng kanilang bansa. Dito sa Pilipinas, hindi po eh. Sa atin po, ang magsasaka, isang kahig, isang tuka. Totoo. Yan po ang katotohanan. At kaya, marami po sa mga magsasaka natin, ang pinagmumulan ng mga rebelde, sila po yung exploited, most manipulated sector of our society. Kaya tingnan niyo po, pumunta po kayo sa mga lugar na mga liblib. Kasi ako po, nung ako po yung naging kalihim, paikot-ikot po ko, despite the fact that it was pandemic at the time, mm-hmm. I went around the country. Palagi ko nga pong binibiro, ako na siguro yung most swab secretary sa cabinet ni PRRD. Nagbibiyahe kayo kahit pandemic, ha? Totoo po yun. I have been swab more than 80 times. More than 80 times. Just so that I would be able to touch bases with our farmers. Nakakaawa po ang pamumuhay ng mga magsasaka natin. Kung hindi po natin sila tutulungan,
forget about development, forget about industrialization, forget about progress, hindi po mangyayari. Kailangan umpisahan po natin sa ating mga magsasaka. Because 60 to 70% of our people are actually engaged in agriculture. Pag pinabayaan po natin ang agrikultura, forget about development, it will never happen. Kaya nga po, sinasabi pa nga na agricultural country tayo, pero ganito ang nangyayari. Totoo po yun. Tingnan nyo, Ma'am Mel and Ma'am Rex, tingnan nyo. We are an agricultural country. There was a time, several decades ago, most of our neighboring countries would come to the Philippines in order to learn the ropes of planting palay. Di po ba? At the International Rice Research Institute in Los Baños, Laguna. Look at what is happening right now. Tayo na po ang bumibili sa mga taong tinuruan natin kung paano magtanim ng palay. Ano po? Pangalawa, yung dating mga bangus na nabibili lamang sa Dagupan, sa Pangasinan, abay, binibili na rin natin ngayon sa Taiwan. Kaya nga yung po, sir. What happened? Yung pagkain ng masang Pilipino, yung galunggong, abay, binibili na rin natin sa China. Kakaawa tayo, sir. Yes, ma'am. Kailangan baguhin natin ang ating pananaw. We should have a different mindset, a paradigm shift. If we really want to have progress, unahin po natin ang nakakarami sa atin. Kailangan, lalong-lalo na po ngayon, ma'am, pandemic, di po ba? May gamot na po ba ang COVID-19? Ang tanong ko, may gamot na po ba? Wala, di po ba? Wala. Yung vaccination is preemptive lang yun eh. Para pag tinamaan ka, hindi maging malala ang epekto. That's number one. Number two, yung gera ngayon sa Ukraine at saka USSR, what will that do? It will increase food prices, utilities. Sigurado po yan. Because indirectly, some of the countries with whom we are trading with are actually dependent on the oil that they are buying from from Ukraine and USSR. Number three, natural calamities. Ilang calamities ang bumabagsak sa atin taon-taon, di po ba? Which disrupts our economy. Number four, gaano kalaki ang utang ng ating bansa sa ibang bansa because of pandemic? Trillion. So ano billion. Ibig sabihin po? Ang kailangan po natin sapat na pagkain, food sufficiency, and that can only be had through agriculture. Sabi ko nga, lahat ng klase ng profesyon pwede pong tumigil, ma'am, ano? Ma'am Rex, Ma'am Mel. Pwedeng tumigil ang pagtuturo, work from home. Ang mga engineer, architects, house is never a priority now. Structures, infrastructures are never priorities right now. Number three, mga lawyers, they stay at home because of the very strict health protocols in courts. Lahat yan, except for the frontliners, nurses, at saka doctors, and farmers. Kasi itong mga to, hindi pwede ma'am work from home. Hindi pwede magtanim sa likod ng computer. Hindi pwede maghani sa computer. Wala bang virtual farming? Di ba may game noon? Farming virtual? Yeah. Ma'am Mel, Ma'am Rex, higit sa lahat. We can postpone everything but never to eat 3 square meals a day. Tama, we cannot. If that happens, there will be anarchy in our country. Kaya, nako, we should try to have a different kind of mindset. Agriculture is very important. Importante po yan, ma'am. I hope, since we are a voice in the wilderness right now, I don't think a lot of people are hearing us, but I hope that they would soon realize that agriculture is our last frontier of survival, without which it would be difficult for us to progress. Yan po ang katotohanan. Sir, sa pagpapaliwanag niyo po na yan, ako po labis na humanga at talagang ngayon ko lang po narinig ang inyong ika nga magandang adhikain. Sana po ay marinig ng ating mga mamamayan at nang malaman nila kung sino po si Attorney John Castriciones na talagang makakatulong po sa ating pamahalaan. At Miss Mel, idadagdag ko na. Siyempre kaya ikaw ang may-ari ng broadcasting na to. Elizalde Broadcasting perhaps could help. After all, hindi naman sa ano pa man, ano, nakarinig natin eh. That totoo naman at pinag-uusapan din natin minsan yon about farming. Opo. Si Mel po is traveled din na... Marami po rin siya napuntahang bansa. US is one of them, right? Kaya nga alam niya na dito lang sa Pilipinas ang kawawa po ang mga... na aping mga farmers. So
we will help in our own way. Mm-hmm. Meron tayong paraan para mas marinig. Ay, hindi naman totally voice in wilderness ka dahil kaya lang nabibitin tayo dun sa senatorial debate eh. Ang dami pang sasabihin, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So, kaya po namin itong programang to, kami talaga ang we sought you, hinanap namin kayo dahil mas gusto naming marinig pa. Kasi ngayon ko naiintindihan, although he is the Secretary of the Agrarian Reform, nakita niya siguro na kulang pa yung mga batas. Ay talaga. Oo. So kaya mag-join siya sa legislation. Tama po ba, Sec or Attorney Castriciones, Senator to be? Tama po kayo, ma'am. Kaya lang eh, alam niyo po, hindi po tayo household name kasi. Ang karamihan po ng mga sikat ng mga senador ay yung mga dati nang pabalik-balik sa Senado. Kaya ang problema, po natin, pabalik-balik din. Pabalik po. Kaya nga sir, ito po ang ating tulong. Nais po namin kasi magaling ho kayo at ang inyong platforma ay nagugustuhan po namin dahil yan naman po ang talagang kailangan ng bansa. Ang ika nga po pangarin ang ating agrikultura. Kaya po, tutulong po kami para maipahamahagi ito sa mga mamamayan na siya pong magbibigay ng malaking desisyon para sa mga itong mga inyong mga nilalakarang ito, sir. At we are praying for you. Salamat po, Ma'am Mel. Po. Salamat po, Ma'am Rex. Okay. I do appreciate. I really appreciate it very much. Yeah. You know, just to add, if you may allow me, Ma'am. No? Of course. Sir. You know, the truth of the matter is that we are a member of the international community and we have to somehow relate with other countries. But the thing is, we have to take care of our own internal affairs. Tama other po. Countries cannot give it to us. Mm-hmm. And the best way to do it is to first of all fortify all the sectors of our economy, of our government, of our military strength and everything at all for that matter, because you know we can only be respected by other countries if they can see that we are a people whose hearts are really determined in order to promote our own interests. Pero kung ang nangyayari po kasi ay hindi nga natin kayang pakainin ang ating kapwa ang ating kapwa Pilipino, kung hindi natin kayang alagaan ang mga mahihirap at ang ating mga naghihikahos sa ating bayan, how can these people respect us? Wala po, wala pong self-respect. Kaya kailangan po natin muna asikasuhin at atupagin ang ating pong mga mahihirap na kababayan. Yan lamang po. And because of that, I'm sure we will be able to progress if we will be able to help the people who are suffering, who are the people who are really experiencing a lot of difficulties right now, most especially with this pandemic that we are experiencing right now. Napakagaling po. Ay dapat po pinapalakpakan niya mga ganyan. Yes. And I salute and of course at Mel nabanggit ni attorney yung parang yung pangalan nga naman niya hindi household name. Isa pa po pag-pronounce lang eh Castriciones. Parang ang foreign sounding din eh no. Pero, ano ba number nyo sa balota para mas madali namin kayong matulungan? Number ano po? Ang number ko po, lucky 13, ma'am. Oh, lucky 13. Yeah, it's really lucky. Sir, o nga pala po, sagot ko lang po yung sinasabi ninyo na yung inyong pangalan ay hindi household names. Mm. But then ito po, para sa amin po, sa mga nakikita na po namin sa ating mga Pilipino, no? Bukas na po ang isip nila at gusto naman nila yung mga bago. Kasi ho, yung mga pabalik-balik dyan eh, alam naman nila wala namang nagawa eh. Alam naman po natin yan. With you, sir, sana po ay, ito lang po, isa pa hong kahilingan, wag naman po sana kayong ma-offend, no? Alam niyo po, sa totoo lang, nung diniscuss po namin yung Senate Bill 2094, no? Kasi po, ay diniscuss namin dahil sa gusto ko rin maliwanagan ng mga mamamayan. Humiling ako kay Miss Rex, sabi ko sumulat ka kay sa mga senadora na kung maaari bigyan tayo ng in Filipino version, no? Sapagkat alam niyo po sir, ako po ay isang dating guro
nalalaman ko po na ang ating pong mas maraming nakararaming mga Pilipino ay hindi ho masyadong nakakaunawa ng Ingles. Mas maliliwanagan po nila kung tayo po ay magpapaliwanag sa ating lingwahe para po tayo bumaba sa kanilang pedestal at para ho mas maganda po ang talakayan, no? Kasi po kung hindi naman po sa pagano, alam ko po napakahusay nyo at syempre lalo na nag-aral po kayo sa ibang bansa. Eh alam po natin 'yon na talagang ang Ingles ay hindi nyo talaga maiiwasang magsalita. Subalit sir, hinihiling ko po na pag tinatalakay nyo po ang inyong plataforma, ipaliwanag nyo po ng maayos sa Pilipino kasi tutulungan po namin kayong bumaba sa mga Pilipinong na siyang na, mas nakararaming boboto. Hindi po ba? Mas marami pong mga mabababang Pilipino ang boboto eh. Kesa sa mga nasa middle class. Hindi po ba? Naalam naman natin kung bakit nila binoboto pa rin yung pa rin na kung saan wala namang nagawa at puro iskandalo lang. Okay. Ma'am Mel, ako po yung natutuhan na kayo pala po ay isang guro. Ano po? 38 years po ako sa Manila teacher po. Dito po ako sa Manila nagtrabaho. Kasi ma'am, nung tinitingnan ko ma'am, at saka yung apelido nyo, akala ko ma'am, talagang donyang donya po kayo ma'am eh. Pasensya. Hindi po. Napangasawa ko lang po isang Elizalde. Pero isa lang po akong, sa Labaria po ang maiden name ko. And Aquino sa nanay. Ma'am, alam niyo po ba? Noong nag-umpisa po ako magtrabaho, naging grade school teacher po ako sa Xavier School sa Green Hills. Pagkatapos po, nagturo rin po ako sa Philippine Public Safety College ng mga pulis. Ang galing. At pagkatapos po, nagturo rin po ako sa College of Law doon po sa law school. Buong buhay ko po, teacher po ako. At saka higit sa lahat, palagi po akong sumasama doon po sa misis ko dahil siya po ay every day, almost every day, nagbibigay po siya ng Bible study. At ang mga kasalamuha po namin, Ma'am Mel, yun pong talaga ang mga kababayan natin na naghihikahos. Yan po ang katotohanan. Kaya lang po ako napapa-English kasi akala ko po, Ma'am, hindi kayo makaintindi ng English namin. Hindi po. Kasi itsura nyo na lang, Ma'am, parang donyang-donya po. Ano ko, sir, mali po kayo doon. Kaya nga po, talaga, do not judge a book by its cover. Kayo pala po, ma'am, ay isa pong masipag na guro na talagang naglilingkod sa ating kababayan. Ako po ay nakikisa po sa inyo. Pagdating po sa wikang Pilipino, maasahan nyo po dahil po sa pagiging guro ko, kaya-kaya ko pong ipaliwanag at ipahatid ang aking damdamin, isipan, nalalaman at platforma sa wikang Pilipino. Ganun po ako. Sa katunayan, ma'am, kung hindi po kayo maniwala, may dalawang anak po ako na parehong abogado. Ano po? Apo. Sila po ay nag-aral sa Ateneo. Pero alam niyo po ba, ang tawag po nila sa akin, ama. Ang tawag nila sa nanay nila, ina. Napakagaling po. Kasi nga, bata pa po sila, sila po ay tinuruan naming magsalita sa wikang Pilipino at hindi dapat Ingles. Tama kasi po yun. Unang-una dapat sila ay makapag-isip sa wikang Pilipino para ang damdamin nila ay wikang Pilipino. Kaya ngayon, kahit na sila ay nagsasalita sa wikang Pilipino, kayang-kaya po nilang magsalita sa wikang Ingles sapagkat ang kanilang utak, bata pa man sila, ay naipahayag na nila ang kanilang damdamin sa wikang Pilipino. Second language lang nila ang Ingles po. Kaya tama po kayo, ma'am. Naniniwala po ako sa sinabi nyo. Umaagri po ako sa inyo at talagang tama po salamat kayo. Salamat po, sir. Guro po kayo. Naniniwala po ako sa inyo, ma'am. Salamat po, sir. At kami po ay, lalo na po ako, at kami dalawa po ni Miss Manuel. Nandito po kami, talagang tuwiran ko pong sinasabi na napakaganda ng inyong layunin. Kung kaya't kaisa nyo po ako, tutulungan ko po kayo sapagkat ako po ay dating board member ng Manila Public School Teachers Association. In fact, nagpupunta ho rito yung aming mga kasamahan. Alam po ni Miss Manuel yan. Yes. At siyan po, igagarantihan ko sa inyo na iayos ko po yung lahat upang, kasi hindi sa ano pa man bagay, sir, napakaganda po ng inyong plataforma. Nag-iisa po kayong narinig ko na merong pagpapahalaga sa ating bayan para sa ating agrikultura na kung saan. Yan po ang isa sa mga base na para tayo umunlad. Maraming salamat po, sir. Salamat po, Ma'am Mel. At dadagdagan ko na rin dahil napapalagay ng aking kalooban dahil sa inyong sinabi. Ang kapatid ko, teacher din. Opo, saan? Ang nanay ko, public school teacher din. Okay, opo. Ang misis ko, nagturo rin. Kaya lahat kami, pamilya ng teacher. Opo. Sabi ko sa inyo, ma'am, ito po ang isa sa mga pinakamarangal na trabaho. Totoo sa katunayan, yan. Kapag nakikita ko ngayon, mga estudyante ko na ngayon ay very successful,
ibang-ibang pakiramdam po. Yes, ibig sabihin, ganun din po ako, sir. Opo. Yes, sir. Tama. Kasi yung napag-uusapan natin yun nun, di ba? Yung gratification, yung pinaka-reward nararamdaman natin. Yeah. Although, yung sinasabi mo, kagaya nung hiniling natin sa mga senador na yon, kaya din naman po, Attorney Castillones, kaya namin gustong bigyan nila kami ng version na ginawa nila talaga para wag din kami magkamali. Yan po, kasi yung interpretation, alam nyo naman po, hindi po kami lawyer. Baka kasi batas po yun eh. Batas. So, pag makasuhan pa tayo, hindi po ba? Yes. Gusto po namin maipaliwanag ng maayos. Dapat po sa ating mga mamamayan na mas nakararaming, hindi po nakakaintindi ng English. Yan po ang ibig sabihin po, yung English na malalim, hindi po ba? Tama po yun, ma'am. Tama po. Naniniwala po ako sa inyo. At syempre naman, hindi natin ikakagulat bilang lawyer, tama din naman na eloquent speaker si Secretary Castillones. Kasi pagdating naman sa Senado, sa loob ng hall, kailangan siyang bumasa ng mga, talaga, diba? Yung, during your privileged speech, palagay ko tama ding ipakita naman niya na as a lawyer, he knows what he's talking about pagdating sa paggawa ng batas. And speaking of that, mamaya after this program, ka-barangay niyo po, Eduardo Madrid, willing kayong tulungan kasi dyan din po siya sa Brookside Hills naman. Ay, Brookside Hills nata yun. In Cainta. Tama po ba ako? So, nung pinanggit namin na kayo yung may programa ngayon, I'm sure nakikinig siya ngayon. Ed, so stand by dahil mamaya papasok sila 11 to 12. 11 to 12 po. I'm sure ikaw pa lang, lahat ng eagles inaanyayahan ko. Fraternal eagle po siya. Fraternal Order of Eagle. Opo. Kuya din po ako, ma'am. Kuya din po. Oh, okay. So maganda kasi yung kuya-kuya na yan yung natawagan nila. Yes, kahit sino matanda, basta kuya. Lahat sila kuya. Ayun. So, Senator, sabi kasi nga ni Tita, mas gusto mo siyang mas makilala pa. Happy ka na ba or meron ka pang gusto? Masaya na po ako at pinagbigyan niyo po kami, sir. At ito po, hindi pa nga kung ano lang po ito na laway. Ako po nagsasabi sa inyo, ilalapit ko po kayo sa mga kasamahan kong dating teacher. Sapat hanggang ngayon naman po nire-respeto nila ako. Kasi nakita ko po ang kadakilaan ng inyong plataforma na alam ko po ang gagawin ninyo. Hindi po ako nakatagpo o narinig ko sa anumang bibig mula sa mga kumakandidato na katulad ng gusto ninyong pwesto, na wala po ako nakitang ganong sinabi nila. At katotohanan po ang sinabi nyo. Salamat po, ma'am. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong sinabi, dahil alam naman po natin talaga yan ang pag-asa ng ating bayan. Kung makita nyo lang yung mga matatanda nating mga magsasakan ako, iiyak po yung puso ninyo. Iiyak po ang puso ninyo. Kaya sana magkaroon po ng tamang pananaw ang ating po mga botante. Sana po magkaroon po ng kaliwanagan sa kanilang isipan, dahil ito po ang ating pag-asa. Pag-asa po natin ito. Kaya nga palagi ko sinasabi at hindi ko ito binabawi kahit kailanman, na ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Totoo po. Sana yan, po sana po ay yan po ay magkaroon ng puwang sa mga isipan at puso ng ating mga kababayan para makita nila ang kahalagahan po ng ating agrikultura. Sige po, sir. Tutulong po kami sa pagpapaliwanag sa kanila sa inyong magandang plataforma tungkol sa agrikultura. Napakagaling po. At maganda po. At maganda siguro na i-address din natin ito sa iba pa nating mga kababayan. Yeah, na malaman nila na ang isang John Castillones, pareho kayo kasi mga apelido nyo, para talaga mga foreign sounding eh, no? Hindi si sir, parang ang kanya apelido sounds ano, parang... Saan po man nagmula ang mga Castillones? Alam nyo po, Ma'am Rex at saka... Ma'am Mel, ano? Ako nga, nagtataka ako kasi yung Castillones pala, parang galing pala sa Burgos, Spain. Meron palang isang municipality doon sa Burgos, Spain, ang tawag Municipality of Castillones. Kastila. Pero nagtataka naman ako, hindi naman ako mukhang Kastila, ma'am. Mukha akong native na native ang dating ko, ma'am, eh. Bakit naging na Castillones ang aking apelido? Kaya lang, kami po ay galing po kami sa Ilocos, yung mga ninuno po namin, Ilocos. At pagkatapos po, no? Kaya pala hardworking si sir. Opo. Pagkatapos po noon, yung aking po mga
lolo, yung immediate lolo ko po, sila po ay doon po sa Nueva Vizcaya, sa Bayumbong. Kaya doon po kami nanggaling. Kaya nga sabi nga nila, Castrisores, ano ba ito? Eh mukhang hindi ka naman Kastila. Ang itikiti mo naman, sabi nila. Kaya lang, yan po ang aking apelido. Kaya minamahal ko po yung aking pong pinagpulan. At yan po ang gagamitin ko, Castrisores, dahil yan ang po ang aking apelido. Po, siyempre naman, yun ang pangalan niya. Pareho tayo ho ng feeling eh. Katulad ko, yung apelido ko na nahawa po ako sa Elizalde. By marriage show na naging Elizalde ko. Pero yung aking ka kaming foreigner. Yung apelido ko talagang Pilipino naman yun. Sa Lamaria. I-add ko lang si Senator. Senator na talaga eh. Sana magdilang anghel ako. Si Senator Jan, ang kahawig niya, yung pinagmamalaki ko lagi sa yung apo ko na professor sa UE ngayon. Pag nanonood nga ako kanina, sabi ko, parang si Rafi ito. Pamangking ko po, kahawig nyo. Kilala na at saka kilala niya rin yung isa sa pamangking ko naman. Ayan, medyo nasa healthy side kasi farm siguro yung mga farm produce. Ano ang masasabi ninyo sa ngayon sa sitwasyon ng ating mga farm products, yung mga pananim natin dito? Ba't ba tayo umiimporta talaga? Ano ho bang kalagayan ngayon talaga ng ating agrikultura? Alam niyo ma'am, ngayon ang presyo ng fertilizer ngayon is 2,600 pesos per sack. Wow. Halos hindi na makayanan ng ating mga magsasaka. That, sir. Opo. Kaya nga po, yung cost of production ng ating pong mga palay napakataas. Kaya kung ihahambing mo yan sa mga imported na bigas galing sa ibang bansa, walang kalaban-laban yung mga produkto na locally grown. Mm-hmm. Kaya nga po, yung mga magsasaka natin ay umiiyak na eh. Talaga umiiyak po. Na na naman tanim. Kasi nga, makikita mo naman, hindi nila kayang kalabanin yung mga imported rice. Ano? Kaya lang, kumisan, dapat alalahanin na natin na ang nangyari ito dahil po yung pagpasa nila na yung Rice Trade Liberalization Act na kung saan ay pinapayagan na mag-import ng bigas kahit na sinong tao. Bakit po ginawa yun? Yun nga po eh, kasi alam nyo po, nung una kasi, merong yung pagkakataon na nagkulang po ang bigas sa Pilipinas. Na nakita natin humaba ang pila ng mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Uh-huh. At dahilan pila. Dyan, uh-huh. Nagpila-pila. Uh-huh. Kaya ang ginawa kasi nga, dati yung NFA, ay parang hindi nila matugunan yung mga pangangailangan ng atin pong mga kapwa Pilipino. Kaya ipinasok po nila yung Rice Trade Liberalization Act na kung saan kahit sino na kaya mag-import ay pwede mag-import. At dahil naman dito, bumaha naman ngayon ang bigas sa Pilipinas. Alam naman po natin yung tinatawag natin na law of demand and supply. And supply. Pag sobrang dami po ang supply, nagiging mura yung bigas na galing sa ibang bansa. Pero yung mga locally produced po natin na mga bigas, matataas dahil ang cost of production masyadong mataas. Kakaawa sir, hindi sila makabawi. Hindi na po sila makabawi. Kaya ang panukala ko po dito, siguro amyendahan natin itong Rice Trade Liberalization Act. Kasi ang sinasabi naman ng mga dating mambabatas, meron naman tayo yung tinatawag na imposition of yung RCEP, kung natatandaan niyo po yung RCEP, na kung saan lahat po ng pumapasok na bigas dito, ini-impose nila ng tax. At saka yung naiipon na tax, automatically ibinabalik daw nila sa magsasaka. Pero nakalat doon 10 billion pesos lang. Kung yung 10 billion pesos lang, hindi po sapat yun eh. Kaya hindi po sapat. Napakaliit. Opo. Napakaliit po noon para matugunan ang lahat na pangailangan ng ating mga maliliit na magsasaka. Kaya ang nangyayari ngayon, dapat siguro balensahin natin yung batas. Huwag po nating basta na lang buksan ang mga pintuan ng ating bansa para papasukin ang lahat ng bigas. Kasi babaha ang bigas dito, kawawa naman yung mga magsasaka natin. At siyempre magkakaroon ito ng imbalance. Kaya yung mga magsasaka natin, ayaw na nilang magsaka. Kaya makikita nyo, marami ng mga idle lands dyan. Wala na, hindi na tinataniman. Kasi po, ang bigas napakamura na. Sir, panalangin po namin talaga na kayo ay maupo dyan. Naasahan po namin yan. At kami po ay tutulong talaga. Napakagandang adhikain.
Kaisa po namin kayo. Kaisa po namin, kaisa po nyo kami. Opo. Sa totoo lang. Napakaganda po. Sana po ay dumating na araw ng halalan. Pero hindi, medyo tutulong pa tayo. Kaya ilang buwan pa rin? Oh. Dalawa? May dalawang buwan pa ba? Wala na. 48 days na lang po. 48 days. Oh my God. One month and ano? Oo, 48 days. So since 48 days bago, ano ho ba ang ginagawa ng isang Jan Castriciones sa araw-araw nito? Ano po yung mga activities ninyo ngayon bilang kandidato? Alam niyo po, araw-araw, pumupunta kami sa iba't ibang mga lalawigan. Katulad po nung nakarang linggo, kami po ay nanggaling po sa Barm, doon po sa Sultan Kudarat, Cotabato City, sa Jensan. Pagkatapos bumalik po kami ng Manila, pagkatapos pumunta po kami ng Albay, pumunta po kami ng Camarines Sur, Sorsogon. At pagkatapos po noon, bumalik po kami, pumunta naman kami ng Masbate, pumunta kami kahapon, Cavite, pagkatapos kahapon, nandoon naman po kami sa may Quezon. Araw-araw po yan. Kaya nag-uumpisa po kami ng maaga-maga, alas 7, natatapos po kami alas 11. Napakaswerte ko nga po dahil ngayong araw na ito, dress day namin, at nagkataon naman na inimbita ako ni Ma'am Rex para po sa interview, sa very timely. Mm-hmm. Para nagkaroon ako ng pagkakataon makausap po kayo at syempre yung mga inyong mga manonood. Mm-hmm. At saka sir, ito po sana ang aking panukala. Bigyan niyo po kami ng inyong mga ano po, yung para magawa namin, para tumulong po sa inyong Pulyetos ba? Yeah. hindi, yung Pulyetos yung platform? Yeah. Hindi, tsaka yung katulad na binigay sa atin ni Albani, napapalabas natin sa. Ah, opo, ayun. Opo, sir. Tulong natin yun, ha? Kung meron ho kayong mga anything that we could play, yes, video, sir. Kung ano man, tulong lang here, po sir. Namin. Tulong lang yan po. Tulong namin because we want you to really win. So, yun. Siyempre, boss ko to. Kaya nagpapaalam muna ako. Hindi po. Gagawin namin yan, sir. At siguro, okay. Tita, masabi ko din na swerte rin natin, na timingan natin na ngayon. Kasi ang tinanong ko eh, alam ko very busy ang schedule. So, pero kung in any way po, maka-extend kami ng tulong, ma-multiply natin. Tama yun. Oo. So, wala po kayong alalahanin, sir. Ano po namin alam yun? Alam nyo, ma'am. Opo. Hindi po ako naniniwala sa tsamba eh. Naniniwala po ako sa pagsusumika. Ng Panginoong Diyos. Opo. At saka kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos. Oo. Kaya ngayong araw na ito, talagang itinadhana na talaga ng Panginoong Diyos na makausap ko po kayo at matulungan niyo po ako. Dahil gagawin po namin yun, sir. Imagine niyo po sa dinami-dami po ng mga araw na palagi po ako nasa labas, nasa iba't ibang malalawigan. Ngayon pa nagkaroon ako ng rest period. Ngayon po pa kayo nakausap, ibig sabihin ito ay kasama din sa plano ng Panginoon. Po, kaya salamat po. Ipapadala ko po yung mga video sir, clips through Ma'am Rex. Padala niyo na po agad para maipa-play po natin araw-araw yan. Opo. Salamat po. Salamat po, Ma'am. Welcome, sir. Wala po kayong alalahanin doon. Basta we want you to win, sir. Kasi humahanga po kami sa inyong plataforma. At alam ko po, gagawin ninyo yan. Salamat po, Ma'am. Thank you very much. Yung pag-ikot-ikot nila, naririnig ko sa dinig ko, team ang lumalakad, lumalabas. Tama po ba ako? You have a group with you pag umiikot kayo? Oo. Tama po, Ma'am Rex. Tama po. So, pero kami naman po, ang pinipledge lang namin ay para sa inyo. Para sa inyo, sir. Ha? Personally sa inyo, ha? Kasi maganda po yung inyong yes, adikain. At nakikita po namin, marunong po kami tumingin. Ako po lalo, hindi naman sa pag-ano. Na, pag nakita ko po yung tao, alam ko po, nagsasabi ng totoo. Sawa na po yung mga tao sa mga dating tumatakbo, tatakbo na naman ngayon. Diyos ko naman. Nigil na sila. Ito ang very first time nyo, Secretary Jan. Ito ang kauna-unahang pagtakbo nyo sa national office. Tama po ba? Totoo po yan, Ma'am Rex. Kasi po, nung ako po ay pumasok sa serbisyo publiko, nag-umpisa po akong direktor sa Department of Transportation and Communication. Pagkatapos po, ako po ay naging undersecretary sa Department of Interior and Local Government. At kahuli-hulian pong posisyon ay bilang secretary po ng Department of Agrarian Reform. At ang naging tungkulin ko po, namigay po kami ng lupa sa Pilipinas
Sa katunayan, umabot po ng more or less mga kalahating milyong ektarya ng lupa ang napaimigay po namin sa buong Pilipinas sa ating mga magsasaka. Ganon din po yung mga ayuda, katulad po ng mga rice harvesters, farm tools and implements, yun pong mga solar-powered irrigation system, mga tulay, mga pautang sa ating magsasaka, farm-to-market roads, ganon din po yung mga fertilizer at kung ano-ano pang ayuda para po sa ating mga magsasaka. Yun po ang naipamigay po natin. Kailangan po ipagpatuloy yan para pag nandiyan na kayo sa Senado, sir, ipagpatuloy niyo po yan. Maganda po. Para sa ating pong kaunlaran, sa kabuuan, sa kaunlaran ng bansa. Padala niyo na po, tama, sir, po yun, agad. No? Yes, ma'am. Gagawin po natin, ma'am. Opo. Gagawin po natin agad. No? Para maayos po ng IT namin kung paano po maipapasok dito sa ano. So, salamat po. You're maraming welcome, salamat, sir. You're welcome po. At isa pa, masasabi ko na narinig natin ngayon to, so mas mai-imagine natin kung ano ang magiging kahalagahan na may isang kagaya niyang senador na magiging tagapagtanggol ng mga ano ng ating mga magsasaka, di ba po? So mga problema. Oo, having said that, kung ako naman ang tatanungin, common tao ako, hindi ako magsasaka, guru din ako o bank employee ako. Kailangan ko talagang tulungan din ang taong tutulong sa magsasaka dahil in effect, yes, buong bansa ang makikinabang pag ang ating agrikultura. Paano tayo tutulungan ni Sir Castrichonones pagdating ng panahon? Paano siya makakatulog sa buong bansa kung hindi natin siya tutulungan? Magtutulungan po tayo, Sir. Kasi po alam niyo po yung atin po kasing comprehensive agrarian reform program. Nakalaan lang po yan sa mga magsasaka. Pero ngayon dahil sa panahon ng pandemya at kailangan po natin ng food sufficiency, ang iniisip ko po sana, yun pong mga kababayan natin na gusto nang bumalik sa mga lalawigan, na gusto nang sumabak sa agrikultura, siguro maganda rin na bigyan natin sila ng kanilang sariling lupa para maipagpatuloy nila yung agrikultura. Kasi ang nangyari po kasi dyan ma'am, ang nangyari po kasi dyan, yung atin po mga magsasaka napabayaan po sila pagdating po sa mga ayuda, kaya tuloy iniiwanan nila ang kanilang pagiging magsasaka. Opo, totoo yan. Sa katunayan po, mayarami po sa ating mga magsasaka ang naging mga OFW. Naging yan OFW. Nga, sir, iniwanan ang kanilang mga nakatiwangbang na lupa, sayang. Tama po yun. Nagipagsapalaran sila. Kasi naman, hindi naman po tama kasi yung mga batas na naipasa nung nakaraan. Katulad po nung alam niyo po ba na para lang mapabilis yung pamimigay ng lupa sa ating mga magsasaka, ang ginawa ng mga nakaraan, well, hindi po ako naninisip po ha, hindi po ako nagpaparatang. Ang ginawa po nila, nag-issue po sila ng mga collective plowa. Pag sinabi niyo pong collective plowa, iisa lang ang titulo, pero ang may-ari, 100 magsasaka. Ganun po nangyari yan. Paano yun, sir? Hindi po ba mahirap yun? Mahirap po yun, ma'am. Kasi ang nangyari po doon, nag-aaway-aaway yung mga magsasaka. Hindi nila alam po alin ang portion ng kanilang lupa doon sa napakalawak na lupain. Nag-aaway-aaway sila. Pagkatapos, hindi nila ngayon mabayaran yung kanilang amortisasyon sa land bank. So, hindi mapapasa kanila yung lupa. Pangatlo, walang ayuda na galing sa gobyerno. Pang-apat, hindi sila makapagbayad ng, hindi makakolekta yung mga local government ng real property tax sa kanila dahil lupa na yan At number 5, wala silang titulo na pinanghahawakan para ipakita sa bangko para bumira ng pera para magamit nila para paunlarin yung lupang ibinigay sa kanila. So ibig sabihin, hindi talagang pinag-isipan po yung mga batas. Yung bakit mga batas, sir, po, bakit po nangyari yung ganun? Bakit pinabayaan ng gobyerno na mangyari ang ganyan? Na alam nilang hindi yung makakatulong sa mga magsasaka bagkos ay magkikreate pa ng, ano, ng problema. Well, Ma'am Mel, alam nyo naman po, karamihan po sa mga mambabatas natin ngayon, lalo na yung mga senador natin, naggaling naman po yan sa mga naghaharing uri, yung mga mayayaman din. Mga oligarchs. kaya wala. Palabas lang nila kung gano'n, sir. Yes, ma'am. Iba po yung pananaw nila sa agrikultura. Kaya nga po. Nangyari. Kaya dapat mawala na ho yung ganyan. Andiyan na kayo, sir. Kaya we will do our best po para mapuesto kayo lalo, sir. Dahil kailangan po kayo ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa maganda ninyong pagpapaliwanag.
Salamat po, Ma'am Mel. You're welcome po. And every time na kayo po ay may libreng panahon, sir, just tell us. Oh, feel free na feel free to kayo sa amin. Yes. Wala po kayong alalahanin, sir. Basta po kayo. Salamat po. Priho kayo. Tumawag lang po kayo at a day before or a few hours before para maayos po natin, sir. At yan pa rin naman ang ating Zoom. Yung Zoom number po niyan, pakitago na lang. Kasi anytime po, may mga programa kami. Everyday yung ating talakayan, Ms. Mel. Ngayon lang kasi meron tayong papasok na 11 to 12 na World Water Day naman. Ito naman yung mga, hindi ho mga politiko to. Advocates lang. At yun nga, sabi ko, kuya, mamaya, siguro nakikinig ngayon yun eh, Ed Madrid, ang kanilang topic, World Water Day. At nasa isang lokasyon sila. Pero kami po, sabi naman, with permission from our boss in Elizalde Broadcasting. Anytime po na gusto nyong may ipahayag yes, or sir, feel update free. Us okay. Also if you want to invite people. Kunyari, kayo ay papunta sa Quezon City. Ayan po. Sabihin nyo kung ano para malaman din natin kung para mapanood king kayo ng personal. Iba na yung nakakadaupang pala din yung huma. Actually, ma'am, nagpapasalamat po nga po ako dahil meron po tayo mga palatuntunan na katulad nito na kung saan yung mga kandidato na wala namang kakayahan para magbayad ng milyon-milyon sa mga media nagbinibigyan nyo po ng pagkakataon ng at least para marinig ng mamamayang Pilipino yung kanilang magpukasiya. At ito po ay malaking tulong po sa amin. Kaya nga po lubos-lubos ang aking pasasalamat po sa inyo. Sana po ipagpatuloy nyo po itong programang ito dahil ito po ay malaking tulong sa ating mga kababayan Pilipino at sa mga kandidatong walang kakayahan para po magbayad ng milyon-milyon kaya sa mga po, media. Pero conforme din po yun sa mga kandidatong walang kakayahan pero na magbayad sa media. Pero yung iba rin ho, wala rin kakayahan naman na ika nga eh. Alam nyo po, alam naman natin kung sino sila, hindi po ba? Pero marunong po tayong ika nga tumingin ng wala rin pong kakayahan pero may kakayahang magsilbi sa yun bayan. Ang importante, yung kakayahan bilang at senador. At may pagmamahal sa bayan. Kayo yun, sir. Kaya kami po ay humahanga sa inyo. Kung ano yung kakayahan na pwedeng ibigay yan sa po, hindi sa ano pa mambumbagay. Basta feel free po na tumawag sa amin kung ano yung gusto nyong ipa-air dito anytime, sir. Gagawin po namin para sa inyong kandidatura. Alam mo, Ma'am Mel at saka Ma'am Rex, nakakataba po ng puso yung sinabi nyo. Maraming salamat. Po, kasi nakita namin sana ay, na kumakain. Sana po yung pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyo po. Pong ginagawa. Dahil napakalaki po ng inyong tulong sa ating mamamayang Pilipino at sa katulad namin na may kahilingan at may panaginip na sana ay makapaglingkod sa ating pong mga mamamayang. Sir, hindi po panaginip yan. Katotohanan yan. pero ako naman mahihingin akong tulong. Kasi po, Sir John, kami po ay parehong broadcaster sa panahon pa namin hanggang ngayon. Hindi ho kami mga vloggers, so hindi ho kami maraming yung tinatawag na views. Pero nakakasiguro kami na through our Elizalde Broadcasting, we reach out to the right people. Hindi naman natin kailangan ng views, baka naman sa Africa yung mga nag-view sa atin, ang daming ang views. So ang tulong niyo po, yung total naman kayo yung narito, tulungan na rin natin ng laganap dito sa ating mga... Paki-like lang, sir. Paki-like po, share, and subscribe. YouTube channel natin. Yes, para rin po, marami po tayong tutulong sa atin, no? Pero alam ko, sa sarili nyo mga followers pa lang. Yes, magagawa ho natin. Yes, and then yun nga, on our own, anytime we can give you the exposure, we can give you the, yung time. For you to communicate. Yan, sir. At ito na ngayon. Pwede na po kayo bago tayo magpaalam dahil mga ilang minuto na lang tayo. Baka gusto nyo hong manawagan na ngayon sa lahat ng kaibigan, mahal sa buhay. Kay madam, your wife, alam ko, equally loving ang wife ni Attorney Casusiones. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Rex at saka Ma'am Mel sa pagkakataon na binigay nyo sa akin. Gusto ko lamang pong ipaabot sa atin pong mamamayang Pilipino ang mensahe ko na sana po ay
magkaroon na po tayo ng bagong pananaw para po sa ating pamahalaan at sa ating bayan. Kung mahal po natin ang ating pong bayan, kailangan po natin ng tunay na pagbabago. Ano po ba yung tunay na pagbabago? Kasi po, palagi na lang, taon-taon, may bago dito, may bagong programa, may bagong ganun. Pero kalaunan, hindi rin tama, hindi rin naiwawasto ang mali, hindi rin nagkaroon ng pagbabago, hindi rin nagkaroon ng programang pagpapaunlad sa buhay ng ating pamayanan. Ang kailangan po natin ngayon talaga, sa totoo lang, revolution. Revolution. Pero hindi madugong revolusyon. Yeah. Ang kailangan natin, revolusyon ng puso, revolusyon ng isipan. Kailangan ang tunay na pagbabago ay mag-uumpisa sa ating sarili. Kasi po, kapag tayo po ay wala pong ganyang pagbabago, kahit anong klaseng programa ang ipabahagi natin sa taong bayan, hindi po yan magiging successful. Baka mamaya, 2 latang sardinas lamang at 5 kilong bigas o 500 pisong binigay sa inyo, ay parang nabulag na tayo. Kaya nga po, sir. Huwag po nating gagawin yan. Huwag po nating ibibentang kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga anak at darating pang henerasyon. Ang kailangan po natin, tunay na pagbabago, at yan po ay mag-uumpisa sa ating puso at sa ating isipan. Tandaan po natin na maiksi po ang buhay. Ilang taon na lang, hindi natin alam kung tatagal pa tayo ng matagal. Kailangan po natin ang totoong pananalig sa ating Panginoong Diyos at talagang tapat na paglilingkod sa ating bayan. Kaya yan po, maraming salamat po sa pagkakataon, Ma'am Mel, Ma'am Rex, sa inyo pong pagbibigay sa akin ng pagkakataon para makausap po ang ating mga kababayan. Sana po sa darating na eleksyon, tulungan niyo po kami para po makapaglingkod po kami ng tapat sa inyo. Maraming maraming salamat po at magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Attorney John Castriciones. We wish you luck and God bless po. At wag ho kayong mag-aatubili. Anytime po, kung ano yung gusto nyong ipaabot dito sa ating studio, just feel free po. Opo. Maraming salamat po. Kung libre lang, kaya lang yung oras kasi ng programa ko mamaya, 12 to 1 eh, baka oras ng kain ni Senator. ni Attorney Castriciones. So, but anyway po, anytime po, every day we have a program. Ito yung talakayan. And then ako Tuesdays and Thursdays po, meron. And anytime na gusto nyo at panawagan natin, pati yung mga kaibigan natin na mas malaman at mas makilala, hindi po ba? Mas makilala si ating attorney John Castriciones. Meron tayo munang mag-shoutout dito. Mr. Rafael Falcon is watching with you. Thank you for watching. Panoorin niyo po si Attorney John Castriciones. Huwag niyo kakalimutan. Rodolfo Santo Domingo is watching. Ito po mga friend ko from mga real estate broker po ito at CPA. No? Watching you now, Tita Mel. Thank you very much. Maraming salamat po, sir. At wish you luck and God bless po. Yes. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Number 13 sa balota. Number 13 sa balota. Gagawin ko kayo ng jingle. Number 13 sa balota. Sir, papagawa namin kayo ng jingle. Opo. Gawan namin kayo ng jingle. Opo. Papakinggan nyo. Kasi po, tuwing Sabado, meron po kaming musical extravaganza. Yes. Sasabihin ko po doon sa aking mga musikero na gawan kayo ng jingle. Wala po kayong alalahanin doon, sir. Yan po. Alay namin sa inyo dahil napakaganda ng inyong edhikain. Maraming salamat po. And thank we you, pray that talagang po, magkaroon thank ng isang you, Senador you, John Castriciones para sa ating bansa. Sa balota, you, number 13. Number 13 po sa balota. So, salamat po, salamat. Salamat po, opo. So, di ba, it was a successful interview with John Castriciones. Sabi mo nga, hindi mo na-meet in person before, pero at least, ngayon, it's equivalent to having met him, no? Yes, oo. Kasi at yan, nakita ko sa larawan ng kanyang, yan, sa mukha ni sir na talagang marubdob ang kanyang layunin na makapagsilbi sa bayan. Kaya hinahangaan ko po at talagang nag-pledge din ako sa kanya, gagawin ko yan. Opo. Kilala kita, Ms. Mel. Ko yung kaya, mga teacher natin. Yung iba, hindi ka lang nila kilala. Kaya pero kilala ko po. At totoo po yun, alam ko nandiyan pa rin naman si
John Castriciones, kilala ko kita, hindi ka naman magpe-pledge ng ganun-ganun of supporting somebody if you don't really mean it. Nakita ko kay Sir. Tsaka naramdaman natin yung kanyang... Sinseridad. Sinseridad, yes. Yun naman ang gusto natin eh. Yun naman ang gusto natin. Yes, oo. Kailangan ang bayan ngayon ang mga ganyang kandidato. Yes. Sawa-sawa na tayo doon sa mga kandidatong paulit-ulit lang nang nangangako, pero... promise me. Ito, hindi nangangako eh, pero diniscuss niya. Yeah, kung ano yung mga... niya. Yes. Tsaka yun, biro mo, most swab siya. Kasi kahit dahil na sa kalilibot niya, no, para kahit lang na niya, pandemic, umiikot siya para lang maabot niya ang mga magsasaka at malaman kung ano yung mga problema. Sino? Sino ang gumagawa ng ganyan? Wala. Siya lang. At ngayon, antabayan na natin ang next program para sa kauna-unahan pagkakataon. Mm-hmm. And hopefully, tuloy-tuloy na ang green card on air. Okay. Yes. Okay. Tita. Okay. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Tomorrow. Oh, lalo ko tuloy Biyernes na yun. Hindi, humanga ako doon sa taon na yun.